alauna na ng madaling araw, pero gising pa rin si Melanie. Hinihintay niya si Melvin, ang pasaway niyang asawa. Sumilip siya sa butas ng may pumaradang motor sa tapat ng bahay niya, dahil buong akala niya ay si Melvin ang dumating. Pero hindi, dahil karatig bahay nilang dumating galing sa trabaho. 22 years old na si Melanie, meron siyang dalawang anak, isang babae na 5 taon at isang lalaki na 2 taon. 6 na taon na silang nagsasama ng live-in partner niyang si Melvin. Mabait naman ng biyanan at asawa niya kapag tulog, pero sobrang ingay at ligalig kapag gising. Masungit ang kanyang mother-in-law. Binubunutan sila ng ilaw at tubig kapag hindi kagad sila nakakapagbayad. Madalas din itong makialam sa buhay nilang mag-asawa kahit nakabukod sila ng bahay. Sa bagay, hindi niya masisi ang kanyang biyanan kung magsungit ito dahil pasaway naman talaga si Melvin at palagi itong umiinom tuwing payday. Araw-araw din siyang nakakarinig ng masasakit na salita mula sa kanyang biyanan dahil hindi siya nabibigay ng pera. Gusto niyang mag-abot kahit maliit na halaga, pero papaano? Wala siyang trabaho. Gustuhin man niyang magtrabaho, hindi pwede dahil wala namang magbabantay sa kanyang mga anak. Katulad siya ng ibang nanay na hirap kumilos dahil may alagaing bata. Bibili lang saglit sa tindahan, iihi at maliligo, kasama pang bata dahil umiiyak kapag iniiwan. Pangarap niya na magkaroon ng trabaho kahit kasambahay, tindera o kaya naman dishwasher sa karinderya upang matulungan ng asawa niya sa mga gastusin sa bahay. Last few days, gipit na gipit talaga sila dahil sobrang mahal na mga bilihin. Sibuyas, 316 kilo. Karneng baboy, 280. Manok, 200. Isda, 240. Depende pa sa klase. Tiyos mio, ganito ang presyo ng mga bilihin ngayon. Kaya ang 1,000 ay parang 100 nilang kapag nabaryahan. Ubus ka agad. Agom, buksan mo itong pinto. Ay, Diyos ka po. Napatalon siya sa gulat nang marinig niya ang malakas na sigaw ni Melvin. Nagmamadaling binuksan niya ang pinto. Pasuray-suray na pumasok sa loob ng bahay ang kanyang asawa. As usual, lasing na naman ito dahil payday ngayon. Agom, nasan ang motor mo? Bakit hindi ko narinig ang tunog pagdating mo kanina? Huwag mo sabihin sa akin iniwan mo sa trabaho. O baka naman pinahiram mo sa kabarkada mo? Nagpipigil ng galit na tanong ko. Pwede ba, Melanie? Itiko mo ang bibig mo. Di pa ako nakakaupo, putak ng putak dyan. Naiiritang sagot ni Melvin. Agom, maayos ang tanong ko sa'yo. At karapatan kong malaman kung nasaan ang motor mo dahil asawa mo ko. Saka, bakit uminom ka na naman? Eh alam mo naman na kailangan natin ng pera pambili ng diaper, bigas, gamit sa school ni Molly. Saka pwede ba? Sagutin mo ang tanong ko. Kung nasaan ang motor mo? Mataas na ang tono ng kanyang boses na tanong niya sa kanyang asawa na hilong-hilo sa kalasingan. Ipinahiram ko kay paring Brian. Wala na kasi siyang masasakyan pa uwi. Isasauli naman niya ang motor sa Lunes pagkapasok niya sa construction site. Nabingi siya sa sinabi ni Melvin. Gusto niyang umiyak dahil sobrang tanga nito. Ipinahiram mo ang motor mo sa kaibigan mo? Hindi ka ba nag-iisip? Hulugan ang motor na yon. Paano kung madisgrasya ang kaibigan mo dahil nagmaneho siya ng lasing? Madadamay ka pa. Alam mo rin naman na bawal dalhin sa ibang lugar ang motor dahil hulugan yon. Kapag nasira ang motor mo, ipapahayos ba ng kaibigan mo? Naku Melvin, sobrang sakit ng ulo ko kakahintay sa'yo tapos ganitong gagawin mo. Nag-inom ka buong araw at pinahiram mo pa ang motor sa kaibigan mong lasinggero. Naiiyak sa galit na sigaw niya. Pwede ba Melanie? Huwag kang dramatista. Hindi ko kasalanan kung sumakit ang ulo mo kahihintay sa akin dahil hindi ko naman dala ang higaan natin. Bakit ba hindi ka natulog? Eh nasa harapan mo na lang ang higaan. Piloso pong sagot ni Melvin. Ang sarap sampalin ng bibig. Agom, hindi ako makatulog hanggat wala ka rito sa loob ng bahay dahil nag-aalala ako sa iyo. Garalgal ang boses at naninikip ang dibdib na sagot niya. Jesus! Kayo talagang mga babae, napakadami niyong hanash sa buhay. Ultimo yata pag utot naming mga lalaki, pinoproblema pa ninyo. Ako Melanie, matutulog na ha. Huwag mo na akong istorbohin. Itong 1-5, bumili ka ng pagkain bukas. Tuluyan ang tumulo ang luha niya nang ilapag ni Melvin ang pera sa ibabaw ng mesa.
at muli siyang nag-ingay. Agum, bakit 1.5 lang ang natira sa sahod mo? 600 ang araw mo, hindi ba? Paano kung pagkakasyahin tong 1.5 sa loob ng isang linggo? Eh, mababayad pa tayo ng ilaw. Bibilang ko pa ng gamit sa school si Molly. Melanie, dapat nga't matuwa ka pa dahil may natira pa sa sahod ko. Eh, samantalang yung ibang mga katrabaho ko, inuubos nila sa alak lahat ng sinasahod nila. Saka anong iniiyak-iyak mo riyan? Eh, pwede mo namang budgetin yung 1.5 sa loob ng isang linggo. Bumili ka ng 10 kilong bigas, itlog, noodles, at ilang pirasong delata. Tugon ng lasenggong si Melvin. Agum, hindi mo naiintindihan eh. Next week, papasok ng panganay natin. Kahit isang pad na papel at lapis, wala pa tayong nabibili. Saan ilalagay ni Molly ang gamit niya sa plastic bag? Anong susuotin niyang uniform, pambahay at tsinelas? Agum naman, baka pwede naman na kami munang unahin mo kaysa sa barkada mo. Dahil kami ang pamilya mo, kami ang tutulong at mag-aalaga sa'yo kapag nagkasakit ka. Ang mga barkada mo, iiwanan ng kanila kapag wala ka ng maibigay na pera at hindi ka na nila papansinin. Isaksak mo dyan sa kukote mo, Melvin, na hindi lang pagkain ang kailangan natin araw-araw. Alam mo ba na hindi ako makabili ng safeguard at shampoo man lang dahil dyan sa kaiinom mo? Sabong panlaba! Sabong panglabang ginagamit kong panghugas ng pinggan! Tumahimik ka na, Melanie! Linggo-linggo na lang ba tayong ganito? Iingayan mo ako dahil sa pera? Hayaan mo, mangungutang ako bukas sa 5-6 para tumahimik ka na. Bulyaw sa kanya ni Melvin. Ito ba talaga ang galit kahit ito naman talaga ang may kasalanan? Agum, ang sinasabi ko lang naman magtipid ka! Huwag mong ubusin ang pera mo sa barkada mo. Dahil ang dami nating gastusin dito sa bahay. Tingnan mo naman, 5 years old na si Molly pero hindi pa siya binyag. 6 na taon na tayong nagsasama pero hindi pa tayo nakakapagpakabit ng sarili nating tubig at ilaw. Tingnan mo itong bahay natin. Isang ihip lang ng hangin magigiba na. Saka wala ka bang plano na bumili ng kutsyon? Kahit yung mumurahin man lamang. Kasi luma ng kutsyon natin, butas-butas pa. Sa loob ng 6 na taon na pagsasama nating dalawa, ultimo Durabox hindi tayo makabili. 2024 na! Diyos me, yun naman! Nakalagay pa rin sa kahon ng ilang piraso nating damit. Kinakapos ng hininga na paliwanag niya. Malapit na siyang himatayin dahil sa patong-patong na problema na kanyang pinapasan. Dumagdag pa ang kanyang pasaway na asawa. Melanie, saka na natin pabinyagan ang mga bata. Kapag may pera na tayo. Saka na natin ipaayos yung bahay kapag may ipon na tayo. Siguro naman kapag malaki ng mga anak natin, makakapagtrabaho ka na para umalwan naman ang buhay natin. Nagpanting ang dalawa niyang tenga sa sinabi ni Melvin. Pagkatapos siyang anakan at itira sa bahay kubo, plano pa talaga siyang gatasan? Oo, alam niya na obligasyon ng bawat tao ang magtrabaho. Ngunit kung lasinggero niyang asawang lulustay ng sahod niya, never na siyang magtatrabaho. Titiisin na lamang niya ang hirap. O kaya naman, hihiwalayan na niya ang kanyang asawa at dadalhin niya ang kanyang mga anak sa malayong lugar kung saan makakapagsimula sila ng bagong buhay. Agum, ako pa talagang inaasahan mo natutupad sa mga pangarap natin. Alam mo ba kung bakit lalo tayong nababaon sa kahirapan? Dahil dyan sa mindset mo na saka na lang, sa susunod na araw na lang, sa susunod na buwan na lang, doon na lang tayo mag-iipon at bumili ng mga gamit sa bahay. At ang mas lalong nagpapahirap sa atin, yung mga bisyo mo, yung pag-iinom mo at paninigarilyo mo. Okay lang naman sa akin na mag-inom ka at manigarilyo eh, kung nasa tama pa. Pero Diyos me, yun naman, sobra-sobra ng ginagawa mo hindi na tama. Ginagawa mo akong robot na tagasunod sa mga utos mo. Nagpipigil ng galit na wika niya. Gusto niyang sumigaw. Gustong gusto na niyang magwala upang mailabas ang sama ng loob na nakadagan sa kanyang dibdib. Ngunit hindi niya magawa dahil magigising ang mga bata at maririnig ng mga kapitbahay ang pag-away nilang mag-asawa. Melanie, binabalaan kita. Itiko mo na yung bibig mo. Dahil kapag hindi ka pa tumahimik, babalik ako sa construction site sa barracks at doon ako matutulog. Saka alam mo bang bakit feeling robot ka? Dahil hindi ka makontento sa mga bagay na binibigay ko sa'yo. Dami mong gustong bilhin. Dami mong plano sa buhay na puro gastusan. Eh alam mo naman na construction worker lang ako. Minimum wage lang ang sinasahod ko.
Kulang pang pambabili ng sigarilyo at ala kong tutuusin. Kaya dapat lang na magpasalamat ka pa dahil inaabutan pa kita ng pera. Nagmamalaki pa na paliwanag ni Melvin. Hindi nito naiintindihan ang ibig niyang sabihin. Sarado ang utak nito sa paliwanag at opinyon ng ibang tao. Agom, matulog ka na. Bukas at ay mag-usap kapag wala ng anay na nakadikit dyan sa kukote mo. Umaasa rin ako na hindi ka na magiinom next week. Para mabilan ko naman ang masarap na ulam ang mga bata. Matamlay na sabi niya. Okay, matulog na tayo. Humiga ka na rito sa tabi ko. Yakapin mo na ako. Pwede tayong tumambling at magsirko. Balentong dito sa papag dahil tulog na ang mga bata. Namumungay na mga mata na saan ni Melvin. Gusto nitong mag-basketball kahit maliit pa ang bunso nilang anak. Lalaki nga naman oo. Ang liit-liit pa nga ng anak, gusto na agad sundan. Next week na lang tayo magpalindol ng kama. May regla ako ngayon. Saka tatabihan ko sa pagtulog ang mga bata. Upang hindi sila mahulog sa katre. Sige na, matutulog na ako. Matulog ka na rin. Pucha naman, Melanie! Tatlong araw na akong hindi nakakakain, nakakahawak ng sariwang pechay. Tapos yan lang ang sasabihin mo sa akin? Sabagay, ano pa nga bang magagawa ko? Kung hindi, maghintay na lang na matapos ang menstruation mo. Tinalikuran niya si Melvin at niyakap niya ang mga bata. Wala naman talaga siyang regla. Tumanggi siyang makipaglavi-davi dahil ayaw niya nang mabuntis. Dalawa pa lang anak nila pero hirap na sila. Papaano pa kaya kung maging tatlo na? Siguradong mas lalo silang mahihirapan. Baka nga lugaw na lang ang kainin nila araw-araw. Bilang mag-asawa, kailangan nilang pag-usapang mabuti kung ilan ba ang magiging anak nila at kung kaya ba nilang pakainin at pag-aralin ang mga ito. Maagang pumunta sa palengke si Melanie upang mamili sa tiyangge. Binilhan niya si Molly ng 3 pirasong white t-shirt na tag 35 pesos sa ukay-ukay at palda na tig 120 pesos. Bumili rin siya ng itim na gomang sapatos na tig 150, maliit na backpack na tig 120, isang pad ng papel, isang lapis at isang box ng single crayon. 900 na lang natira sa pera niya. Ang sakit sa ulo kung papaano ba babudgetin sa loob ng isang linggo. Naglibot siya sa palengke. Bawat stall na kanyang madaanan ay tinatanong niyang tindera kung magkano ang kilo ng gulay at rekado. Dahil naghahanap siya ng murang gulay at medyo murang presyo ng bigas. Napangiti siya nang makita niyang tig sa 10 at tigbe 20 pesos na tumpok ng gulay na tinda ng matandang babae. Bumili siya ng isang taling kangkong, isang taling pechay, 1/4 na kamatis, 2 pirasong bawang at 1/4 na munggo. Pagkatapos niyang mamili ng mga gulay, pumunta naman siya sa loob ng public market. Bumili siya ng 4 kilong bigas, miswa, 2 lucky me, 2 sardinas at 1 balot na coco honey biscuit na pasalubong sa mga bata. 250 na lang ang natira sa pera niya. Mamamasahe pa siya pa uwi at magbabayad ng ilaw. Lalong sumakit ang ulo niya dahil hindi kasya sa loob ng 1 linggo ang groceries na binili niya. Kulang pang pambayad ng ilaw. Problemadong sumakay siya sa tricycle. Lumilipad ang isip niya sa kalawakan kung papaano niyang susolusyonan ang kanyang mga problema. Hoy, Melanie! Andito na tayo sa tapat ng bahay mo. Bakit ayaw mo pang bumaba? Malakas na tanong ng tricycle driver. Hindi siya sumagot. Bumaba siya agad pagkatapos niyang magbayad. Bit-bit ang mga plastic bag na pumasok siya sa loob ng bahay. Naabutan niya si Melvin na nakahiga. Naglalaro ng Mobile Legends. Hindi man lang siya sinalubong. Napakatamad talaga. Agom, mabuti dumating ka na. Kanina pa kasi umiiyak si Lance, naghahanap ng dede. Malumanay na sabi ni Melvin. Hindi man lang siya tinitignan dahil ayaw maabala sa paglalaro. Eh kanina pa pala umiiyak si Lance pero bakit hindi mo naman kinakarga para tumigil? Hindi mo man lang niligpit ang higaan. Tsaka yung mga damit na nakakalat sa sahig. Ang mga labahin mong damit nasa loob pa rin ng bag mo. Mamamaho yan. Dapat nilagay mo sa laundry basket para nakasingaw. Palagi kitang sinasabihan na maglinis ng bahay kapag wala ako. Pero hindi mo ginagawa. Paano kung biglang may dumating na tao? Nakakahiya dahil maliit na nga itong bahay natin. Napakarumi pa. Desmayadong seremon niya sa batugan niyang asawa. Pwede ba, Agom? Kang maingay. Baka matalo ako sa laro dahil sa pagiging bungangera mo. Kinarga ko kanina si Lance. Pero ayaw niyang tumigil sa pag-iyak dahil dede ang gusto. Baluktot na pangangatwiran ni Melvin. Hindi man lang pinasyal si Lance sa labas para malibang
at masikatan ng araw. Nayayamot na tumalikod siya upang pigilan ang namumuong galit na naman sa kanyang dibdib. Kinarga niya si Lance para padidehin. Ngunit inihiga niya ulit sa medyo matigas na kutsyon dahil basa ng ihi at pupo ang lampi nito. Agom, umiiyak si Lance dahil basa na siya ng pupo at ihi. Pero hindi mo man lang nilinisan dahil busy ka sa paglalaro ng Mobile Legends na yan. Kabiling-bilinan ko sa'yo na maya't maya mong titignan ang lampi niya. Papalitan mo agad kapag basa na. Lampi na nga lang ang gamit ni Lance, hindi mo pa mapalitan? Paano kung natagalan ako sa palengke? E di nababad na sa dumit-ihi si Lance. Magkakaroon siya ng rashes at worse baka magkaroon siya ng sakit dahil nalamigan ang katawan niya. Nakasimangot na paliwanag niya. Tumigil ka na nga sa kasisermon mo, Melanie. Mali ko ba naiihi at pupupuyan si Lance? Bumili ka ng diaper upang hindi ka nahihirapan kapapalit ng lampin. Irritabling utos sa kanya ni Melvin. Bumili ng diaper? Pasigaw na tanong niya. Paano ako bibili ng diaper? Eh 1.5 lang naman ang ibinigay mong pera sa budget natin sa loob ng isang linggo. Sige nga, ikaw ang mag-budget ng 1.5 kung mapagkakasya mo sa lahat ng pangangailangan natin dito sa loob ng bahay. Tsaka sobrang tamad mo. Ni hindi ka magkusang tumulong sa gawaing bahay para kahit papano, mabawasan naman ang trabaho ko. Kung naglinis ka kanina habang nasa palengke ko, edi sana magluluto na lang ako at maglalaba. Pero hindi eh, ako pa rin ang maglalaba, magluluto at maglilinis ng bahay habang may karga-kargang bata. Tapos hindi ka man lang mautusan dahil busy ka sa kakadutdut ng cellphone. Tuwing weekends ka na nga lang umuwi rito sa bahay eh. Paglalaro pa rin ng online games ang inaatupag mo. Imbis na makipaglaro ka sa mga anak natin. Para naman magkaroon kayo ng sweet happy moments kahit busy ka sa trabaho. Melanie, tumigil ka na sa pagbubunganga mo ha. Konting-konti na lang talaga mapipikon na ako sa'yo. Ikaw na rin na nagsabi na tuwing weekends lang ang pahinga ko. Tapos ngayon uutusan mo ako na tumulong sa gawaing bahay. Eh samantalang ikaw nga, hindi mo naman ako tinutulungan sa trabaho ko sa construction site. Andito ka lang sa bahay nakahiga maghapon. Nabingi at nasaktan siya sa sinabi ni Melvin, kaya binato niya ng unan sa mukha. Ang kapal na mukha mo! Ang kapal na mukha mo na sabihan ako ng ganyan. Alam mo bang trabaho naming mga nanay 24/7? Wala kaming pahinga. Linis, luto, laba, alaga ng bata, tutor sa bata at minsan doktor at nurse na rin kami kapag may sakit yung mga bata. Kaya pagsapit ng gabi, pagod na ako. Tapos matutulog na lang ako't lahat, mangangalabit ka pa. Kapag naman tinanggihan kita, magagalit ka kagad. Iniisip mo agad na meron akong kalaguyo. Eh hindi nga ako lumalabas ng bahay. Mabuti ka pa nga eh, paghiga mo sa barracks, hindi ka na maiistorbo sa pagtulog. Hindi ka tulad ko magpapadede pa ako at magpapalit ng lampin tuwing ating gabi. At ang pinakamasaklap sa lahat, mano-mano kong papaypayan ang karton ng bata kapag binunutan tayo ng kuryente ng mama mo. Nasasaktang sigaw niya. Punong-puno na siya sa pagiging manhid ng batugan niyang asawa. Melanie, ang pinagtatalunan natin ngayon ang pagiging nager mo. Kaya pwede ba? Huwag mong dinadamay si mama sa diskusyon nating dalawa. Nanggigigil na sabi ni Melvin at nayayamot na pinagmasdan ang namumula niyang mukha. Napapansin talaga nito ang attitude niya. Pero ang attitude nito na sobrang tamad at irresponsableng asawa at ama ay never nitong napansin. Masama ang loob na tumalikod siya. Ayaw na niyang makipagtalo dahil sayang lang ang kanyang laway dahil sarado ang utak ng kanyang asawa. Ayaw nitong pakinggan ang mga opinyon at hinain niya sa buhay. Pinaliguan niya si Lance. Pagkatapos ay binihisan ang preskong damit at nilagyan ng bimpo sa likod upang hindi matuyuan ng pawis. Melanie, ako naman ang asikasuhin mo. Ipagtimpla mo ako ng kape. Saka magluto ka na ng almusal para makakain ako dahil kagabi pa ako nagugutom. Walang kalambing-lambing na utos sa kanya ni Melvin. Agom, ikaw nang magtimpla ng kape. Bitawan mo muna yung cellphone mo. Nakita mo naman, di ba? Ayaw magpababa ni Lance tapos ililigpit ko pa itong higaan natin. Malumanay na sagot niya kahit gusto na niyang sumigaw. Melanie, di ko pwedeng ipost itong nilalaro ko dahil online games to. Gusto mo bang murahin ako ng mga kalaro ko kapag natalo kami? Dahil sa kapabayan ko? Nakakairitang pangangatwiran ni Melvin. Iniisip nitong nararamdaman ng ibang tao. Ngunit wala itong pakialam sa iniisip at nararamdaman niya. Minsan nga,
Pakiramdam niya'y katulong ang trato nito sa kanya. Naiiyak at masama ang loob na pumunta siya sa kusina habang karga-karga niya si Lance. Pwede naman niyang ilapag si Lance sa sahig para makapaglaro ito. Ngunit hindi niya ginawa kasi nakakapulot ito ng maliliit na bagay. Tinimplahan niya si Melvin ng Kopiko Blanca. Naghain din siya ng pagkain sa mesa. Bahaw na kanin at gulay na laing natira kagabi. Agom, dito ka na kumain sa kusina. Hindi ko madadali tong kape dyan sa sala. Baka mabanlian si Lance eh. Gisingin mo na rin si Molly para makakain na siya ng almusal. Okay Agom, sandali lang. Tatapusin ko lang itong nilalaro ko. Pasigaw na sagot ni Melvin. Ganito ang senaryo nila sa loob ng bahay tuwing Sabado at Linggo. Nagtatalo silang mag-asawa ngunit pagkalipas ng ilang minuto, bati na ulit sila na parabang walang nangyari. Oo, madalas masama ang loob niya kay Melvin dahil lasinggero ito, naninigarilyo, addict sa online games at ayaw tumulong sa gawaing bahay. Ngunit lahat ng mga hinanakit niya ay biglang naglalaho kapag ngumingiti ang kanyang mga anak. Melvin anak, buksan mong pinto! Tanghali na, nakasarado pa. Paano papasok ang swerte sa loob ng bahay niyo kung palaging saradong pintuan at bintana? Malakas na sigaw ni Aling Belinda, ang mother-in-law niyang ubod ng sungit. Nakasimangot na pinanood niya ang pagkukumahog ni Melvin na buksan ng pinto. Talagang nakakasama ng loob dahil kanina hindi ito mautusan na magpulot ng kalat. Pero ngayon, Diyos mio, tinalo pa nito si Flash. Inoff ang data ng cellphone na kaninang ayaw bitawan. Alam niyang dapat igalang at sundin ng anak ang mga magulang. Ngunit bakit hindi yun magawa ni Melvin para sa kanya? Dahil ba hindi siya nito mahal? O baka naman talagang mali ang way ng pag-uutos niya rito? Grabe talaga ang buhay ano. Siya na nga itong konsumido araw-araw. Ngunit siya pa rin ang nag-iisip na baka may nagawa siyang mali. E kung tutuusin naman, wala siyang kasalanan. Dahil ang gusto lang naman niyang mangyari ay magtulungan sila mag-asawa upang umunlad ang kanilang buhay. Good morning, Mama, pasok ka po. Nakangiting bati ni Melvin. Good morning din anak. Mukhang good mood ka ngayon ah. Siguro malaki ang sinahod mo kagabi ano. Dahil masaya ka ngayon at nakita ko kanina si Melanie, ang aga niyang namalengke. Mukhang marami kayong groceries. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa anak. Pumunta ako dito sa bahay mo upang sabihin sa iyo na ikaw na muna magbayad ng kuryente dahil malaki naman ang sinahod mo kagabi. Eh wala rin naman akong pera ngayon dahil ang sahod ng papa mo, ibinili ng cellphone ni Maki. Gagamitin niya raw sa online class. Nakangiting paliwanag ni Aling Belinda. Mama, wala na akong pera eh. Ibinigay ko na po lahat kay Melanie. Hindi ko lang alam kung may natira pa. Kakamot-kamot sa ulo na sagot ni Melvin. Naiinis na pumunta siya sa sala. Nagmano siya sa mother-in-law niyang hilaw. Good morning po mama. Pasensya ka na po, wala po akong ibibigay na pera dahil 1.5 lang po ang ibinigay sa akin ni Melvin. Ibinili ko ng gamit sa school ni Molly. Bigas, delata at saka noodles. Kulang pa nga po eh. Hindi ko na po naibili ng diaper at pulbo si Lance. Sumimangot si Aling Belinda at tumikwas ang manipis nitong kilay. Ano pa nga bang aasahan ko, Melanie? Kung hindi itlog, ganyan naman kayo mag-asawa eh. Palaging walang pera kahit meron naman. Every Sunday, 3-6 ang sinasahod ni Melvin. Hindi pa kasama ang bayad sa overtime, ha? Tapos ngayon sasabihin mong walang pera? Mabuti pa pala sa inyo si Abby. Tuwing linggo inaabutan ako ng pera. Tumbas 100. 200! Eh samantalang naglalako lang naman ng balot at chicharo ng asawa niyang si Jimboy. Mama, pasensya na po talaga. Wala po talaga akong ibibigay sa iyo ngayon na pera eh. Pero pangako po, dodoblihin kong bayad sa kuryente next week. Nahihiyang pakiusap ni Melanie kay Aling Belinda. Ay naku Melanie, ako ngay tigil-tigilan mo dyan sa pangako mo na lagi namang napapako. Baka problemang ibigay mo sa akin next week, imbis na pera no? Kesyo si Melvin ang may utang sa kantin, si Melvin natalo sa sugal. May mga sakit ang bata, walang pambili ng gamot. Diyos mio, sawang-sawa na ako sa drama niyo mag-asawa ha. Alam mo ba Melvin, akala ko giginhawa na ang buhay ko ngayong malalaki na kayong magkakapatid. Pero hindi, lalo pang dumami ang aking problema. Nakaismid na sabi ni Aling Belinda. Mama, huwag ka na pong magalit. Magdidilihensya po ako mamaya para may pambayad tayo sa kuryente at para mabigyan kita ng pangmeryenda mo.
Kumakamot sa ulo na sagot ni Melvin. Nayayamot ito dahil sa gambala sa paglalaro ng ML. Okay anak, aasahan kong pangako mo ha. Iabot mo agad sa akin ng pera mamaya para bukas makapagbayad na ako ng kuryente upang hindi magkaroon ng penalty. Sayang naman, pambili rin yun ng tinapay. O sige na, uuwi na ako. O sige po mama. Nakangiting sagot ni Melvin at inihatid sa pintuan si Aling Belinda. Nakasimangot na ginising niya si Molly. Hindi siya natutuwa sa takbo ng buhay niya araw-araw dahil palagi nilang kapos sa pagkain, kapos sa pera, at higit sa lahat, salat na salat sila sa material na bagay. Ultimong stand fan hindi sila makabili. Clip fan na tig 200 pesos ang gamit nila na sobrang hina ng hangin kahit na naka number 3 na. Hindi naman sila sana maghihirap ng sobra kung hindi lasing Gerard Sugarol si Melvin. Agom, kakain na ako. Pagkatapos kong kumain, pupunta ako sa bayan. Manghihiram ako ng pera sa kaibigan kong Bombay para may pambayad tayo ng ilaw. Paalam sa kanya ni Melvin habang sumusubo ito ng kanin. Tinatamad na tumango siya. Ayaw niya nang magsalita upang hindi na humaba pang usapan. Dahil alam naman niyang magsasabong ito sa sentro, hindi mangungutang ng pera sa Bombay. Alas 4 na ng hapon, hindi pa rin tapos maglabas si Melanie. Mama, gutom na po ako. Tsaka umihit, nagpupuna po si Lance. Malakas na sigaw ni Molly. Masakit ang balakang at ngalay ng ngalay ang mga braso na tumayo si Melanie. Nagiinat ng katawan na pumasok siya ng bahay. Nabawasan ng pagod na nararamdaman niya nang makita niyang nakangiti si Lance kahit basa ng ihi at pupo ang lampi nito. Ang bait-bait naman ang kamahalan ko. Kahit gutom at tumain na nakangiti pa rin. Manang-mana ka talaga sa akin anak. Nakangiti pa rin kahit malungkot at nasasaktan. Maaliwalas ang mukha na papuri niya kay Lance habang hinuhubad niya ang suot nitong lampin. Mama, gutom na po ako. Kumukulo ang tiyan at nakasimangot na ungot ni Molly. Sandali anak ha, huhugasan ko muna si Lance at papalitan ko siya ng lampin at damit. Pagkatapos bubuksan kong sardinas, pipigyan ko ng kalamansi para makakain ka na ha? Sige po mama, linisan mo na po si Lance. Ako na po magsasandok ng kanin at ihahanda ko na rin po yung sardinas at kalamansi. Para pagkatapos mong asikasuhin si Lance, kakain na po tayo. Bibong sagot ni Molly. Kahit papaano'y nauutusan na ito. Hindi katulad ng asawa niya na hindi mahagilap kung saang lupalop na ng Pilipinas kapag nag-day off. Katulad ngayon, alas 4 na ng hapon hindi pa rin umuuwi. E samantalang kaninang alas 9 pa ng umaga ito umalis. Hinilamusan niya si Lance tapos ay pinunasan niya ng malinis na tawel ang buo nitong katawan at pinulbuhan ng singit at leeg upang hindi magka-rashes. Kinarga niya si Lance papuntang kusina. Nadatnan niya si Molly na nakaupo sa kahoy na silya habang natatakam na nakatitig sa baho na kanin at sa sardinas na sarado pa. Mama, mabuti naman po, tapos ka na sa gawain mo. Makakakain na tayo. Sinandaw ka na po kita ng kanin at tinigisan na kita ng tubig para po makakain ka na lang. Kasi alam ko pong pagod ka na eh. Kaya po kahit bata pa ako gusto na kitang tulungan para naman po gumaan ang pakiramdam mo. At para naman po mabawasan ang nararamdaman mong pagod. Malambing na wika ni Molly at hinalikan siya sa pisngi. Napakabait naman ng anak ko. Proud na proud talaga ako sa iyo anak dahil napaka masunurin mo at matured kang mag-isip. Kahit na 5 taon ka pa lang. Nanunubig ang mga mata na papuri niya rito. Iniupo niya sa ibabaw ng lamesa si Lance bago niya binuksan ng sardinas at pinigyan yun ng kalamansi. Mama, marami pong sabaw sa akin ha. Natatakam na request sa kanya ni Molly habang nilalagyan niya ng sardinas ang kanin nito. Okay anak, kumain ka na. Thank you po. Mama, the best ka po talaga. Papuri sa kanya ni Molly at sumubo ito ng kanin. Ngumiti siya at dinurog niya ng pinong-pino ang kanin bago isinubo kay Lance. 2 years old na si Lance, kumakain na rin ito ng solid food. Ngunit bago ito kumain ng kanin at gulay, dinudurog muna niyang mabuti upang hindi ito mabilaukan. Kapag biskwit at tinapay naman ay isinasawsaw niya sa gatas para lumambot. Melanie! Melanie! Buksan mong pinto! Humahangos na sigaw ng lalaki sa labas ng bahay. Nagsisimula pa lang silang kumain ay may istorbo nang dumating. Desmayadong kinarga niya si Lance
at nakasimangot na binuksan niya ang pinto. Bumungad sa harapan niya ang problemadong mukha ni Aviel, kumpare ng asawa niya. Paring Aviel, wrong timing naman ang pagbisita mo. Wala rito si Melvin, pumunta siya sa bayan kaninang umaga. Mari, ikaw talagang sadya ko dahil dinala ko sa provincial hospital si paring Melvin. Sinuntok siya sa mukha ni Mang Albert kanina. Hindi kasi siya nagbayad ng pusa sa sabungan. Walang kagatol-gatol na sabi ni Aviel na para bang kumakanta lang ito ng Totoy Bibo. Paring Aviel, pwede ba huwag kang magbiro ng ganyan? At kung totoo man ang sinasabi mo, anong lagay ng asawa ko ngayon? Nabasag ba yung mukha niya? O gasgas lang? Kasi kung sasabihin mo sa akin ngayon na patay ng asawa ko, hindi ko kakayanin yun dahil maliliit pa ang anak namin at baon kami sa utang. Naluluhang tanong niya. Napaka-uwi mo naman, Maring Melanie. Natural buhay pa si paring Melvin. Ang kailangan mong gawin ngayon, maghanap ng pambayad sa ospital dahil sabi ng doktor makukonfine daw ng 4 na araw si Melvin upang masigurado na walang buong dugo sa loob ng ilong niya. Nakakapanghina na paliwanag ni Aviel dahil wala siyang pera at hindi niya alam kung kaninong lalapit dahil mahirap lang ang kanyang mga magulang at biyanan. Aviel, wala akong pera ngayon at hindi ko alam kung kanino mangungutang dahil wala naman akong kaibigan na mayaman. Baka may pera ka kahit 500. Ipahiram mo muna sa akin oh. Baka naman may kaibigan ka na pwedeng utangan. Dahil sa totoo lang, zero balance ako ngayon kahit piso wala. Ang totoo nga niyan, hindi pa kami nakakabayad ng kuryente at wala pang pambaon si Molly bukas. Problemado niyang sagot. Maring Melanie, pasensya ka na ha. Wala rin akong pera ngayon eh. May 350 ako kanina. Natalo naman sa sabong. Hindi ko nga alam kung paanong sasabihin kay Mrs. na walang pambili ng gata si Bito. Problemadong sagot ni Aviel. Ang sarap ko to san. Pasaway din katulad ng asawa niya. Naku pare, umuwi ka na nga. Nakasimangot na sabi niya at isinarado na ang pinto. Mama, tapos na po akong kumain. Nilagay ko na po ang mga hugasan sa lababo. Bakit po nakasimangot ka? May problema po ba? Nag-aalala ang tanong ni Molly. Nakakonfine sa ospital ang papa mo ngayon anak. Iiwan mo na kita kay Lola ha. Huwag kang maglilikot doon. Bantayan mo mabuti si Lance. Uuwi rin naman ako kagad kapag magaling na si papa. Naiiyak na sagot niya. Promise po mama, magpapakabait po ako, taalagaan ko si Lance. Nakataas ang kamay na sagot ni Molly. Very good anak. Nanunubig ang mga mata na sagot niya at hinalikan ito sa pisngi. Ibinaba niya sa sahig si Lance tapos naghanda siya ng damit. Inilagay niya sa bag kasama ang mga dokumento na kailangan sa libreng PhilHealth. Akay-akay si Molly at karga-karga si Lance na pumunta siya sa bahay ng kanyang biyanan. Mama, iiwanan ko bumuna sa iyo si Molly at si Lance. Naka-confine po kasi sa ospital si Melvin. Oo nga raw, pero hindi mo pwedeng iwan dito ang mga bata dahil maglalabada ako bukas para meron tayong pambayad ng kuryente. Alam mo naman, gipit na gipit ako ngayon. Dumagdag pa kayong mag-asawa. Ang mabuti pa iwanan mo sa magulang mo mga bata para maasikaso mo si Melvin. Busy sa panonood ng TikTok, nasagot ni Aling Belinda. Sige po mama, alis na po kami. Pakitignan na lang po ang bahay. Naninikip ang dibdib at masama ang loob na sabi niya dahil wala itong pakialam kay Melvin. O sige, umalis na kayo para hindi kayo abutin ng dilim. Marahan siyang tumayo at naiiyak na pumunta sa paradahan ng tricycle. Oh, anak, bakit gabi na kayong bumisita? Nasaan si Melvin? Bakit hindi kayo inihati dito sa bahay? Sunod-sunod na tanong ni Aling Mila. Ito ang mabait na mama ni Melanie. Mama, naka-confine po ngayon sa provincial hospital si Melvin eh. Iiwanan ko po muna sa iyo ang mga bata para maayos kong PhilHealth. Malumanay na sagot niya. Ano sakit ng asawa mo? Anong sabi ng biyanan mo? Bakit hindi nila inalagaan ng mga bata para hindi ka nanabal at nagastusan papunta rito sa bahay? Busy rin po si Mama Belinda eh. Maglalaba daw po siya sa kapitbahay namin bukas para merong pambayad sa kuryente. Nahihiya niyang sagot. Diyos mio, so wala kayong pera. Itong sinasabi ko sa iyo noon Melanie, na magtrabaho at mag-ipon ka muna bago mag-asawa para hindi ka mahirapan at magmukhang kawawa. Tignan mo ang sarili mo ngayon. Hirap na hirap ka at konsumido sa sugarol at lasinggero at batugan mong asawa. Alam kong lahat ng issue ninyo sa loob ng bahay dahil mismong si Belinda nagchichisme sa akin.
Nako, tumigil ka na sa pagsisermon mo, Mila. Dahil hindi mo na maibabalik ang nakaraan. Ang mabuti pa, alagaan mo na mga bata para maihatid ka na sa ospital si Melanie. Malumanay na saway dito ni Mang Edgar. Siguro nga, hindi ko na maibabalik ang nakaraan. Pero pupwede pa namang umunlad si Melanie. Kung magsisikap siyang mabuti at hindi magpapaander sa asawa niyang baloktot ang utak. Nakaismid na sagot ni Aling Mila. Surang-sura ito kay Melvin. Mama, tama na po. Magalang na pagsaway niya rito. Huwag ka pong magsalita ng ganyan sa harapan ng mga bata. Dahil meron na silang mga isip. Aalis na po ako. Bukas na po ako babalik. O sige anak, baunin mo itong 500. Pambili mo ng gamot at pagkain. Thank you po, Mama. Nakangiting sagot niya at kinuha niya ang 500 sa kamay nito. Molly, behave ka ha. Huwag kang magpapasaway para hindi magalit ang lola. Don't worry, Mama. Mabait po ako. Huwag ka na pong mag-alala sa amin ni Lance dahil magaling mag-alaga si Lola. Mabait pa. Malambing na sagot ni Molly. Ang galing mo talaga, anak. Pakis nga. Hinalikan niya sa pisngi si Molly at si Lance. Umiyak ng malakas si Lance nang sumakay na siya ng tricycle. Nagahabol at gustong sumama. Ma'am, saan po ang kwarto ni Melvin Carpio? Magalang na tanong niya sa nurse na nakaupo sa information desk. Sa Ward 23 ang kwarto ni Melvin Carpio. Anyway, kaano-ano ka po niya? Asawa po ako ni Melvin. Malumanay niyang sagot. Okay po ma'am, pwede ka na pong pumasok. Huwag pong tatanggalin ng face mask at isang bantay lang ang pwede sa ward. Sige po, salamat. Nakangiting sagot niya at nagmamadaling pumunta siya sa ward. Busy si Melvin sa paglalaro ng ML. Hindi man lang siya binati. Kung umasta, akala mo walang sakit. Agom, kamusta ang pakiramdam mo? At saka bakit nagsabong ka? Eh wala ka namang pera. Pabulong na tanong niya upang hindi marinig ng ibang pasyente. Okay lang ako. Malayo sa bitukan, tama ako. Overacting lang kasi si Abiel. Dinala agad ako rito sa ospital, ikaya ko naman. Nagdudutot ng cellphone na sagot nito. Ano ka ba? Eh magpasalamat ka nga kay Abiel dahil may malasakit sa iyo yung tao. Yung iba mo ngang kaibigan hindi ka matulungan. Kahit ang mama mo nga ay ayaw bantayan ng mga bata. Naiiritang sabi niya. Ano ka ba Melanie? Huwag mo ang pag-isipan ng masama si mama. Alam mo naman na marami rin siyang problema kaya hindi niya tayo matutulungan. Paasik na sagot ni Melvin. Pinagtanggol na naman ang binanyang plastic. Mabait lang kapag binibigyan ng grocery at pera. Moral support lang naman ang hinihingi ko. Hindi pera. Gasino ba namang bantayan kanya rito sa ospital? O di kaya, bantayan niya mga bata dahil pupunta ako sa iyo dito sa ospital. Nayayamot na pangangatwiran niya. Oh, ngayon, anong gusto mong gawin ko? Awayin si mama. Magalit ako sa kanya. Pwede ba Melanie? Hindi maayos ng galit ang problema natin. Bad trip na sagot ni Melvin. Wow Melvin, napakagaling mo talagang mangaralan oh. Samantalang ikaw ang magaling na gumawa ng problema. Nagsabong ka ay wala ka namang pera. Tapos ngayon ayaw kang tulungan ng parents mo at mga kabarkada mo. Lahat ng sakit ng ulo ipinasa mo sa akin. Sa totoo lang alam mo, pagod na pagod at sawang-sawa na akong intindi na ugali mo. Gusto ko na nga umalis para maging maayos ang buhay ng mga bata eh. Naiiyak sa galit na sagot niya. Natahimik si Melvin at binitawan ng cellphone. Hinawakan din ang mga kamay niya. Sorry na Agum, hindi na mauulit. Pangako simula bukas magbabago na ako. Malambing na paliwanag ni Melvin. Gawin mo Melvin, huwag kang mangako. Nakaismid na sagot niya. Sawang-sawa na siyang makarinig ng mga pangakong hindi naman natutupad. Gagawin ko nga. Siya nga pala nagugutom na ako kaninang tanghali pa ako hindi kumakain eh. Tapos may gamot na kailangang bilhin sa labas. Malambing na sabi ni Melvin. Ang kapal talaga ng mukha. Ang galing magpabili. Wala namang ibinibigay na pera. Nakasimangot at naiinis na kinuha niya ang reseta. Diyos mio, nakakayamot lang talaga. Napakagaling maglambing kapag merong kailangan. Masama ang loob na lumabas siya ng ospital. Pumunta siya sa butika at bumili ng pagkain sa karinderya. 5 araw nang nakalipas, nakalabas na ng ospital si Melvin. Nakapagtrabaho na ulit ito. Medyo naging maayos na rin ang kanilang pagsasama at pumapasok na sa school si Molly. Paring Melvin, ang laki ng binali mo ngayon ah. Halos 1 linggong sahod natin. Bumabawi ka talaga kay Melanie ano? Para hindi kanya iwan at para makapatong ka mamaya.
Nakangiting tanong ni Aviel. Bumali ako ng malaki dahil bibili ako ng skin sa ML. Tapos sasama ako sa KTB bar. Inaya ako ni Foreman kanina eh. Magiinom daw kami at magte-table ng babae. Ano? Gusto mo sumama? Nakangising sagot ni Melvin. Excited itong uminom at mambabae. Hindi man lang iniisip ang nararamdaman ni Melanie. Ay naku pare, pasa ko dyan. Uunahin ko muna ang pamilya ko kaysa barkada. Eh kasi pag iniwan ako ng mag-ina ko, walang magagawa yung mga barkada natin para muling ayusin ang buhay ng buhay ko. Malumanay na sagot ni Aviel. Ay sus, ang drama mo pare. Hindi naman malalaman ni Mrs. na mambababae tayo kung hindi mo sasabihin. Baloktot na pangangatwiran ni Melvin. Ayoko talaga pare. O sige na, uuwi na ako. Huwag mong kalimutang magsuot ng dress para hindi ka makabuntis at magkasakit. Umiiling na sagot ni Aviel at naglakad na itong palabas ng construction site. Mama, iiwan ko po muna saglit ang mga bata ah. Pupunta po ako sa construction site eh. Bali day ngayon ni Melvin eh. Kukunin ko ng pera sa kanya para hindi maubos sa inom. Marami kasi kaming utang tapos wala na kaming bigas. Magalang na paalam ni Melanie sa kanyang biyanan. Oo sige Melanie, pumunta ka na, bilisan mo lang. Bumili ka na pati ng ulam natin. Nakangiting sagot na Mama Belinda. Basta pera ang pag-uusapan, ay good mood ito. O sige po, aalis na po ako. Nakangiti ring sabi ni Melanie at sumakay siya ng tricycle. Pagdating ni Melanie sa construction site, sinalubong siya ng security guard. Magandang gabi ma'am, ano ang kailangan natin? Bakit pumunta ka pa rito sa barracks? Eh wala nang tao dito. Lahat ng trabahador umuwi na. Ah, kakausapin ko po sana ang asawa ko si Melvin Carpio. Hindi pa siya umuwi sa bahay eh. Magalang na sagot ni Melanie. Kanina pang alas 5 umalis si Melvin. Sumama siya kay Foreman doon sa KTB bar sa gilid. Magiinuman daw sila. Nasaktan at nabingis si Melanie sa sinabi ng security guard. Kaya naman naninikip ang dibdib at ang hihina na naglakad siyang palayo. Dumiretso siya sa KTV bar at palihim na pumasok sa loob kasabay ng mga GRO at mga nagiinom. Hinanap niya sa loob ng bar si Melvin. Kumulo ang dugo niya nang makita niyang may babaeng nakaupo sa mga hita nito. Galit na lumapit siya sa table ng pasaway niyang asawa at walang pasabing sinabunutan niyang babae at hinila pahiga sa sahig. Nagulat ang mga tao sa loob ng bar at sumigaw ng malakas ang GRO. Miss, bitawan mong buhok ko, masakit! For your information, Mrs. na ako. Ako lang naman ang asawa ng lalaking nilalandi mo, haliport kang babae ka. Kapal na mukha mo umupo sa hita ng asawa ko para kumita ng pera. Galit na sigaw niya. Halos lumabas na ang litid sa kanyang leeg. Mrs., tangak at impokrita dahil trabaho ko talagang aliwin ng mga lalaki. May asawa man yan o wala. Huwag mo kong awayin kung hindi yung asawa mong mahilig mangilaw ng tilapia. Nakangiwing sagot ng babae at pilit siyang itinutulak pero hindi siya nagpatalo kaya't pareho silang natumba sa sahig. Melanie, tama na. Nakakahiyang ginagawa mo. Alam mo naman na KTV bar to. Kaya natural lang na mayroong babae rito na sumasayaw habang nakasuot ng tupis. Malakas ang sigaw ni Melvin at hinila siyang patayo. Pero itinulak niya ito at sinampal ng malakas. Lintik ka! Melvin, ang kapal ng mukha mo. Ikaw pang galit. Ikaw nang mali. Kapal din ang mukha mo. Nambababae ka pa habang nagugutom ang mga anak natin. Hindi ka na ba talaga magbabago? Gusto mo na talagang tumira dito sa KTV bar tuwing payday mo? O sige, pagbibigyan kita. Dito ka na sa loob ng bar tumira. Pero magsusustento ka sa mga bata kung ayaw mong ireklamo kita sa bawsi. Palabang sagot niya. Hindi siya papayag na tapak-tapakan lang. Oo, live-in partner lang siya ni Melvin. Wala silang marriage contract pero meron siyang karapatan na humingi ng sustento para sa mga bata. Agum, nagre-relax lang naman ako. At saka, katawan at kamay ko lang naman ang nagkakasala. Hindi ang puso kong dalisay na umiibig sa'yo. Parang maamong tupa na pambubola sa kanya ni Melvin upang hindi niya ito sampahan ng kaso. Hayop ka! Ang kapal ng mukha mo na sabihin ngayon sa mukha ko na mahal mo ko? Pagkatapos mong himurin at pagsawaan ang labi ng GRO na ito? May konsensya ka pa ba? Totoo ba na minahal mo ko? Kasi kung totoong mahal mo ko, hinding-hindi ka titikim ng ibang babae. Naninikip ang kanyang dibdib. Nasasaktan at naiiyak na tanong niya. At marahan siyang umatras palayo sa tabi ni Melvin. Agum, I'm sorry. Umuwi na tayo.
Pag-usapan natin to sa bahay ng maayos. Nagsusumama yung pakiusap sa kanya ni Melvin. Pasaway itong asawa. Pero takot itong maiwang mag-isa. Ayoko nang makipag-usap sa'yo. Pagod na ako. Ubus na ang pasensya ko. Sinaid mo na ng husto. Aalis na ako sa bahay kasama mga bata. Hindi na ako babalik hanggat hindi ka nagbabago. Garal-gal ang boses na sagot niya. Ayaw niyang umiyak pero kusa nang tumulo ang luha niya dahil sa sama ng loob. Humihikbi na tumakbo siyang palabas ng bar. Sumakay siya sa tricycle at nagpadala ng mensahe sa kanyang papa na sunduin silang mag-iina dahil nag-away sila ni Melvin. Melanie, anong nangyari? Ba't umiiyak ka? O nasaan na si Melvin? Nag-aalalang tanong ni Mama Belinda. Iniwan ko na po sa kandungan ng babae niya. Humihikbing sagot niya at kinarga niya ang mga bata. Umuwi siya ng bahay. Inilagay niya mga damit sa malaking sako bag. Hindi pa siya tapos mag-impake. Dumating na si Melvin. Inagaw nito ang bag sa kamay niya at pilit siyang niyayaka pero umiiyak na tinadyakan niya ito at pinagsasampal sa mukha. Tama na Melvin, tumigil ka na. Huwag mo na akong pigilan dahil hindi ka karapat-dapat na mahalin. Malakas na sigaw niya at umatras siyang palayo sa tabi nito. Puro sarili mo lang at kaligayahan mo lang iniisip mo eh. Hindi man lang sumagi sa isipan mong kinabukasan ng mga bata. 6 na taon na tayo nagsasama. Pero ni minsan hindi man lang sumagi sa isip mong salitang kasal. Siguro nga, mas mabuti na ganito na lang tayo dahil sa hiwalayan di naman mauuwing lahat. Palayain mo na ako. Para maging malaya ka na rin. Lahat ng bagay pwede mo nang gawin. Uminom ka maghapon, mababae ka, sige. Pagdating mo dito sa bahay kubo natin, wala nang maingay. Wala nang batang umiiyak. Hindi Melanie, ayoko umalis ka. Dito ka lang sa bahay. May karapatan akong pigilan ka dahil may anak tayo. Umiiling at umiiyak na sagot ni Melvin. Napakagulo ng utak. Napakagaling magdrama. Ewan, hindi maintindihan kung ano ba talagang gusto. Oo Melvin, may anak nga tayo. Pero hindi tayo kasal. Kaya may karapatan akong lumayo. Dahil wala akong kalaban-laban tuwing mambababae ka. Paano kit idedemandat ang babae mo? Wala naman akong pinangahawakan na papel. Nasasaktang sagot niya. Oo, importante ang marriage contract. Pansampal sa mga kabet at matibay na dokumentong magagamit sa conjugal property ng mag-asawa. Oo Melanie, hindi tayo kasal. Pero magiging maayos pang pagsasama natin kung gugustuhin nating dalawa. Talaga ba? Sarcastic na tanong niya habang umiiyak at tumatawa. Magpahingaw ka nga muna bago mo sabihin sa akin yan. Lasing ka eh. Namumula mukha mo dahil sa alak. Melanie, hindi ako lasing. Tumigil sa pagsasalita si Melvin nang pumasok sa loob ng bahay si Mang Edgar. Anak, okay ka lang ba? Okay lang po ako, Papa. Pakibuhat po itong sako bag. Magalang na sagot niya. Papa, huwag man man hukuhain sa akin si Melanie. Hindi pa kami tapos mag-usap eh. Sumisigok na pakiusap dito ni Melvin. Hindi ako makikialam sa relasyon ninyong dalawa. Pero mas mabuting maghiwalay muna kayo para makapag-isip kayo ng maayos. Malumanay na sagot ni Mang Edgar habang binubuhat nito ang bag at inakay si Molly papunta sa tricycle. Taas noon na lumabas si Melanie ng bahay. Nilampasan niya ang kanyang biyanan at asawang mabait lang kapag merong kailangan. Sumakay siya ng tricycle at hindi man lang lumingon ng umandar yun palayo sa kanilang bahay. Mas pinili niyang lumayo dahil hindi tama na itotolerate ang mga pagkakamali ng kanyang asawa. Melanie anak, hindi solusyon ng hiwalayan para maayos ang relasyon ninyong mag-asawa. Dahil kawawa ang mga bata. Pag-isipan mong mabuti kung saan ka magiging masaya. Malumanay na payo sa kanya ni Mama Mila. Bukas na lang ako mag-iisip Mama. Pagod ako ngayon. Nasasaktan at gutom. Sa kakayang-kaya kong buhayin si Lance at Molly dahil nandito na kayo sa tabi ko. Bukas maghahanap na ako ng trabaho. Magalang na sagot niya. Sige anak, kumain na kayo mag-iina tapos magpahinga na kayo. Thank you po Mama. Malambing na sagot niya at hinalikan ito sa pisngi. Sa kabilang ibayo naman ay malungkot na nakaupo sa sahig si Melvin. Makalat ang bahay at walang pagkain dahil inubos niya sa beer house ang pera. Kinabukasan, maagang gumising si Melanie.
Nag-apply siyang tindera sa karinderya ni Mang Tomas. 200 ang sahod per day at libreng kain. Meron na siyang pambili ng diaper at pambaon ni Molly. Ang tira naman ay iipunin niya. Si Melvin naman ay tanghali nang gumising. Hindi makatayo dahil masakit ang ulo at gutom. Gusto niyang kumain at uminom ng kape pero walang mautusan. Dahil lumayas na si Melanie. Nahihiya naman siyang humingi ng pagkain sa kanyang mga magulang dahil galit ang mga ito sa kanya. Oo, masungit at mukhang pera ang parents niya pero hindi konsentidor ang mga ito. Malungkot na sumubsob siya sa unan. 12 hours pa lang nakakalipas pero miss na niya ang kanyang asawa at mga anak. Ngayon lang niya napagtanto na mahalaga na buong pamilya. Meron siyang karamay sa kalungkutan, kahirapan at kasiyahan. Matuloy na lumipas sa mga araw. Isang linggo na silang hindi nakikita. May mga oras na namimiss ni Melanie si Melvin pero pinipigilan niya ang kanyang sarili na kamustahin ito. Medyo maayos na ang buhay nilang mag-iina sa poder ng kanyang magulang. Tindera siya sa umaga, narrator naman sa YouTube tuwing gabi. Yes, nag-apply siyang narrator sa YouTube dahil maganda ang boses niya. Medyo malaki ang kita pero hindi pa rin sapat para makapagpatayo ng bahay, kaya kailangan pa niyang magsipag. Dumungaw siya sa bintana nang marinig niya sa mic ang malakas na boses ni Melvin. Nakatayo ito sa harapan ng bahay. May hawak na bulaklak at chocolate. Nakalapag naman sa lupa ang mini Bluetooth speaker. Melanie, pumunta ako rito sa bahay niyo upang humingi ng tawad at mayakap na kayong mag-iina. Agum, sana'y patawarin mo na ako. Alam ko na hindi madaling magpatawad pero umaasa ako na bibigyan mo ako ng second chance para sa mga bata. Gusto ko rin malaman mo na mahal kita. At humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng nagawa ko. Emosyonal na paliwanag ni Melvin at naiiyak na lumuhod ito sa lupa. Mama, patawarin mo na po si Papa para mayakap at mahalikan na namin siya ulit. Tsaka mukhang mabangon dala niyang bulaklak ko at masarap ang hawak niyang chocolate. Nakangiting pakiusap sa kanya ni Molly. Anak, namimiss mo na ba si Papa? Umiiyak niyang tanong. Sobrang miss na po. Hindi ko lang po sinasabi sa iyo dahil ayaw ko pong ma-stress ikaw. Mahal na mahal kita Mama tsaka si Papa eh. Please po, magbati na kayo para makompleto tayo ngayong Pasko. Naiiyak na sagot ni Molly, kaya niyakap niya ito ng mahigpit. I'm sorry anak, patawarin mo ako ha. Naging marupok ako. Nagpatalo kasi ako sa emosyon ko eh. Iniwan ko ang Papa mo para ma-realize niya na tao tayo. Hindi robot na kayang tiisin lahat ng mga maling bagay na ginagawa niya. Naiintindihan mo naman ako, hindi ba? Gusto ko lang naman na maging maayos at masayang pamilya natin. Gusto ko na tuminong Papa mo upang hindi siya magkasakit. Humihikbing paliwanag niya. Naiintindihan po kita, Mama. Gusto man na maging masaya at maayos ang pamilya natin upang maging magandang kinabukasan namin ni Lance. Hindi naman po ako galit pero nasasaktan at nalulungkot po ako kapag nag-aaway po kayo ni Papa. Lalo siyang napaiyak sa sagot ni Molly. Ganoon din si Melvin. Totoo nga na mas apektado ang anak kapag nag-aaway ang mga magulang. Molly anak, patawarin mong Papa. Napabayaan ko kayo dahil sa mga barkada ko. Pangako hindi ko nauulitin, ha? Umiiyak na pag-announce ni Melvin. Dumami tuloy ang mga chismoso sa paligid. Tinalo pa nila ang nagsushooting ng pelikula. Si Melvin kasi may pa-speaker at microphone pa. Nakakaasar na nakakakilig. Mangliligaw lang i-broadcast pa sa buong barangay. Pinapatawad na po kita, Papa. Pero huwag ka na po ulit magpapasaway dahil ako na po mismo magsasabi kay Mama na iwanan ka kapag sinaktan mo po siyang ulit. Bibong sagot ni Molly. Matured na itong mag-isip dahil maagang namulat ang mga mata at isip nito sa tunay na realidad ng buhay na hindi palaging masaya at masagana. Thank you so much anak. Binigyan mo ako ng second chance. Pangako hindi ko na kayo sasaktan at pababayaan. Nakangiti habang umiiyak na pangako ni Melvin. Sabay silang ngumiti at magkahawak kamay na lumabas ng bahay. Sinalubong sila ng mainit na yakap at halik ni Melvin. Diyos ko, miss ko na kayo. Miss na miss ko na kayong mayakap. Mahalikan. Ang boses at luto mo, Agum. Miss na miss ko na mga pangaral mo.
ang tawa at iyak ng mga bata. Please, umuwi na kayo. Nakasubsob sa balikat niya na nangungumpisa si Melvin. Agum, hindi ganun kadali na bumalik sa bahay natin dahil mas gusto namin na tumira rito kila mama. Papayag ako na magsama tayong muli kung dito tayo magpapatayo ng bahay. Kasi may trabaho ako rito, tahimik ang paligid at makakapag-ipon pa tayo. Hindi na rin ako makakarinig ng masasakit na salita mula sa mama mo. Malumanay na paliwanag niya. Oo naman Agong, payag na ako na dito tumira. Dahil ang importante sa akin ay mabuong muli ang pamilya natin. Dahil ayokong lumaki na illegitimate child sila Molly at Lance. Anong ibig mong sabihin? Kunot noon na sagot niya. Ang ibig kong sabihin, will you marry me? Payag ka ba na magpakasal sa akin sa kasalang bayan? Malambing na tanong ni Melvin. Lumuhod ito sa lupa at hinalikan ng kamay niya. Yes, Melvin, payag ako na pakasalan ka. Pero nais ko muna sanang patunayan mo sa akin na nagbago ka na at karapat dapat kang mahalin. Next month pa naman ang kasalang bayan. Meron ka pang 2 linggo para magpasikat. Kinikilig at nagpapakipot na sagot niya. Siyempre naman, hindi uso ang salitang marupok ngayon. Kailangan niya maging wais sa pagdidesisyon dahil kinabukasan ng mga anak niyang nakataya. Tinatanggap ko ang hamon mo, Agom. Simula bukas patutunayan ko sa iyo na wagas at tunay ang aking pag-ibig. Pero ngayon, payakap at pahalik naman muna. Parang teenager na request sa kanya ni Melvin at hinalikan siya sa noo at pisngi bago siya niyakap ng mahigpit. Yehey! Nagmamahala na ulit sila mama at papa! Pumalakpak na sigaw ni Molly. Pumalakpak din ang mga tao. Pumasok na tayo sa loob ng bahay. Baka kagatin tayo ng hantik kasi sobrang sweet natin eh. Para tayong newlyweds. Pero nauna ng honeymoon. Kinikilig na bulong niya sa kanang tenga ni Melvin. Kaya tumawa ito ng malakas. Magka-holding hands na pumasok sila ng bahay. Yumukod si Melvin at nagmano sa mga magulang niya. Kaawaan ka ng Diyos. Maupo ka, Melvin. Malumanay na utos si Mang Edgar. Maraming salamat po, Papa. Walang anuman. Seryosong sagot ni Mang Edgar. Narinig ko na gusto mong pakasalan si Melanie. Sigurado ka na ba sa desisyon mo at nagbago ka na ba? Kasi hindi ako papayag na pakasalan mo si Melanie kung babaero at sugarol ka pa rin hanggang ngayon. Papa, alam ko po na mali ang ginawa ko noon. Kaya nga po nang hihingi ako ng second chance para patunayan ang aking sarili na kaya kong mahalin at alagaan ang pamilya ko. Confident na sagot ni Melvin at nakipagtitigan ito kay Mang Edgar. Bueno, sundin mo ang ultimatum ng anak ko at mamanhikan kayo bukas. Alam mo naman ang kaugalian nating mga Pilipino. Mamanhikan muna kayo bago magpakasal. Formal na pahayag ni Mang Edgar. Salamat po Papa sa 2 pagkakataon na ibinigay mo sa akin. Tuwang-tuwang sabi ni Melvin. Walang anuman, manugang. Kumain na tayo ng hapunan. Doon na natin sa lamesa ituloy ang kwentuhan. Nakangiting sagot ni Mang Edgar. Nakangiti rin na tumangon si Melvin at sabay-sabay silang pumunta sa kusina. Masaya na pinagsaluhan nila ang simpleng pagkain na nakahain sa ibabaw ng mesa. Marami silang pagsubok at problemang pinagdaanan. Pero nalampas na nila yun dahil meron silang supportive at hindi konsentidor na magulang. Bilang isang magulang, obligasyon natin na suportahan at pangaralan ang ating mga anak upang hindi sila maligaw ng landas. Pagkatapos kumain at magkwentuhan, umuwi na si Melvin. Hindi na ito nagpumilit na matulog sa tabi nilang mag-iina dahil iginagalang nito ang pasya ng parents niya na kasal muna bago gumawa ulit ng bata. Alauna ng hapon na manhikan ng buong pamilya ni Melvin, may dala silang pagkain at materyales sa bahay. Balae, nagpapasalamat ako sa mainit na pagtanggap ninyo sa amin at humihingi rin ako ng tawad sa mga kasalanan na ginawa ni Melvin. Oo, mahal na mahal kong anak ko pero hindi namin siya kinukonsente sa mga mali niyang gawain. Kami mismong mag-asawang nagsabi sa kanya na magbago siya at suyuin si Melanie para sa magandang kinabukasan ng mga bata. Makakaasa ka balain na ako mismong kakasigo kay Melvin kapag nagloko siyang ulit. Mula sa pusong paliwanag ni Tatay Delphine, ito ang mabait at responsabling ama ni Melvin. Masaya ako, kumpadre, na malamang pumapanig ka sa tuwid na landas. Ang gusto ko lang naman ay maging maayos ang buhay nila mag-asawa. Masaya,
Walang sakitan. Dahil alam mo namang babae ang anak ko. Siyempre masakit para sa akin na makita siyang nasasaktan na tumiiyak. Ni minsan hindi ko pinangarap na masaktan ang anak ko. Dahil alam mo namang mahirap magpalaki ng bata. Tapos sasaktan at lolokohin lang ni Melvin si Melanie. Maling-mali kasi yun, kumpadre. Mas matutuwa pa ako kung isosoli ni Melvin sa amin si Melanie nang maayos kesa masaktan. Seryosong paliwanag ni Mang Edgar. Napakabait nitong ama. Palaging handang tumulong sa mga apo at anak. Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin, kumpadre. Kaya nga nandito kami ngayon sa harapan ninyo. Buong puso't katapatan na hinihingi ang palad ni Melanie upang itama lahat ng pagkakamali at pagkukulang ni Melvin. Malumanay na sagot ni Tatay Delphine. Kumpadre, ang mga anak natin na mag-uusap tungkol sa bagay na iyan dahil sila ang magsasama. Support at pagmamahal naman ang ibibigay natin. Malumanay din na sagot ni Mang Edgar. Napagkasunduan po namin ni Melanie na next month magpakasal sa kasalang bayan. Napagkasunduan din po namin na dito kami magtatayo ng bahay dahil malapit sa trabaho ko at trabaho niya. Magalang na paliwanag ni Melvin. Mga anak, hindi kami tumututo sa desisyon ninyo. Pero gusto namin makasigurado na magiging maayos talaga ang inyong pagsasama. Dahil mahirap at masakit tanggapin na maghihiwalay kayo ulit kung kailan kayo ikinasal na. Gusto namin na tumino ka na, Melvin, para sa kinabukasan ng mga bata at para hindi na rin ma-stress si Melanie. Alam naman nating lahat na nakakalosyo ng mga problema. Formal na pahayag ni Mama Belinda. Mukhang nagbago na ito dahil meron ng sense sa mga sinasabi. Kahit papano, nagbago na po ako. Hindi na ako sumasama sa mga barkada ko. Dinilit ko na nga rin ang aking Mobile Legend account para matulungan ko sa gawaing bahay at pag-aalaga ng mga bata si Melanie. Medyo mahirap sa una. Nakalimutan ang mga bisyo ko pero kinakaya ko naman po para sa pamilya ko. Siyempre, importante ang pamilya dahil silang makakasama ko sa hirap at ginhawa. Nakatitig sa mukha ni Melanie na paliwanag ni Melvin. Masaya akong marinig sa iyo, anak yan. Natutuwa kaming malaman na medyo matured ka ng mag-isip. Nakangiting sabi ni Tatay Delphine. Siya nga pala. Tanungin natin si Melanie kung handa na ba siyang pakasalan at makisamang muli kay Melvin. Ready na po akong pakasalan si Melvin at makasama siya ulit sa iisang bubong para sa mga bata at kung tutuparin niya ang kanyang mga pangako at tuluyan na siya magbabagong buhay, ay syempre po, kailangan kong makasiguro na magiging maayos ang pagsasama namin sa pangalawang pagkakataon dahil sa aming mga kamay nakasalalay ang future ng mga bata. Tapos, ayoko na rin pong masaktan ulit. Honest na sagot ni Melanie. Bilang babae, kailangan niya maging matalino at matatag dahil siya ang madedehado kung magigis siyang marupok at ututo. Agum, alam ko na hindi ako mabuti at mabait na asawa sa iyo noon. Pero gagawin kong lahat upang maging mabuting asawa mo. Basta't pagkatiwalaan mo ko at maniwala ka na, kaya kong magbago. Nakatitig sa mga mata ni Melanie na sagot ni Melvin at pinisil ang palad niya. Okay, Agum. Magtitiwala ulit ako sa iyo. Kung ipapangako mo na, hindi mo na ulit sasaktan ng puso ko. Mangako ka. Magiging mabait at responsabling asawa ka na sa akin. Nanunubig ang mga mata na sagot ni Melanie. Oo, Agum. Gagawin kong lahat para sa kinabukasan natin. Malambing na sagot ni Melvin at niyakap niya ang asawang si Melanie. Yehey! Okay na ulit sila mag-asawa. Congratulations sa pamilya natin, kumpadre. Uminom at kumain tayo para magtuloy-tuloy ang ating swerte at kasiyahan. Pumalakpak at nakangiting pahayag ni Tatay Delphine. Sige, kumpadre, kumain at uminom tayo para sa pag-iisang dibdib ng ating mga anak. Nakangiti rin na sagot ni Mang Edgar at binuksan ito ang emperador. Nakangiti na pinagsaluhan nila ang handa habang umiinom ng alak. Masaya at payapa ang puso't isipan nila dahil ito na ang simula ng kanilang tagumpay. Mabilis na lumipas ang mga araw. Ngayong araw ang kanilang kasal. Magka-holding hands na nakatayo sila sa harapan ni Mayor kasama ang iba pang ikakasal. Magandang tanghali po sa ating lahat. Bago ko po simulan ng kasalang bayang ito, ay gusto ko magpasalamat sa inyong pakikiisa sa aming programa na Libreng Kasal.
Nakakataba po ng puso na maraming nagpakasal ngayong taon. Nakangiting anunsyo ni Mayor. Nag-echo sa loob ng gymnasium ang baritono nitong boses. Ngayon naman po, hinihingi ko ang inyong kooperasyon. Makinig po kayo sa sasabihin ko. Ang kasal po sa simbahan at sa West ay pareho ng bisa. Kaya po ipinapaalam ko sa inyo na ang kasal ay hindi pwedeng ipawalang bisa dahil walang diborsyo dito sa Pilipinas. Ang marriage contract ay meron pa ring bisa kahit punitin ito o itapon. Dahil ang marriage contract ay nakatala sa PSA, kapag napunit o nawal ang marriage contract, pwede kayong humingi ng kopya sa Municipal Registration Office. Ang tanong ko po sa inyong lahat ngayon ay kung talaga bang handa na kayong magpakasal. Dahil ang kasal po ay legal na pagsasama ng mag-asawa, ay hindi mainit na kanin na pwedeng iluwa kapag kayo'y napaso na. Ang kasal po, sagradong salita at seremonyas na nagbubuklod sa dalawang taong tunay na nagmamahalan. Kaya kung meron man sa inyong hindi pa handang magpakasal, eh pwede na kayong umuwi kesa magsisi kayo habang buhay. Napaisip tuloy si Melanie kung talaga bang gusto niyang pakasalan si Melvin. Oo ang nakuha niyang sagot, dahil si Melvin ang tanging lalaking laman ng puso't isip niya. Hinihintay ko po ang sagot ninyong lahat. Handa na ba kayong magpakasal sa taong minamahal ninyo, ng totoo at wagas? Malakas na tanong ni Mayor sa mga ikakasal. Yes po Mayor, handa na po kaming magpakasal. Sabay-sabay na sagot nila. Very good, ngayon pong handa na kayong magpakasal, sabay-sabay po kayong manumpa. At big kasi ng inyong mga wedding vows. Hindi ko po kayo maiisa-isa dahil ang dami niyo ho. Malumanay na utos sa kanila ni Mayor. Buong pagmamahal na pinagmasdan nila ang isa't isa. Mata sa mata. Puso sa puso. Malambing na hinaplos ni Melvin ang pisngi ni Melanie. At buong pagmamahal itong nanumpa. Agum, una sa lahat, gusto kong magpasalamat sa pagmamahal at second chance na ibinigay mo sa akin. Gusto ko ring humingi ulit ng tawad sa lahat ng mga kasalanan na ginawa ko sa iyo. Alam ko, hindi ako ang pinakadabes na ama at asawa. Pero simula ngayon, gagawin kong makakaya ko para pasayahin at alagaan kayong mag-iina. Gusto ko ring malaman mo na mahal kita. Ikaw lang ang tanging babae na nagpapasaya sa akin at willing umintindi sa topakin kong ugali. Maraming salamat sa lahat ng sakripisyo mo. Ikaw ang pinakadabes na ina at asawa. Nangangako ako ngayon sa harapan ng mga tao at sa poong may kapal na mamahalin kita at alagaan habang ako'y humihinga. Rerespetuhin at pakikinggan kita araw-araw. Simula ngayon, hindi na ako mambababae dahil para sa akin, sapat na ang kagandahan mong taglay. Agum, napakasaya ko at pinagpala akong maging asawa mo. Ako, si Melvin Carbio, tinatanggap kang maging asawa ko. Isuot mo ang singsing na ito bilang tanda ng aking walang hanggang pag-ibig para sa iyo. Sa karamdaman at kalusugan, para sa mayaman o mahirap man, sa hirap at ginhawa, para sa mabuti o sa pinakamasama, hanggang kamatayan na maghiwalay sa atin. Nagunahan sa pagpatak ang luha ni Melanie. Nang lumuhod sa harapan niya si Melvin para isuot ang singsing sa daliri niya. I love you so much, Mrs. Melanie Carpio. Garal-gal ang boses na sabi ni Melvin at buong pagmamahal na isinuot ang singsing sa daliri niya. Nanlalabo ang mga mata na niyakap niya ng mahigpit ang kanyang asawa na umiiyak sa sobrang tuwa. Agum, salamat sa singsing at sa matamis mong wedding bow. Sumisigok na sabi niya. Huwag kang magsabi ng salamat, Agum. Dahil deserve mong maging masaya at isang malaking karangalan para sa akin ang pakasalan ka. Palagi mong tatandaan na mahal kita. Kahit ano pang mangyari. Palagi mo ring tatandaan na sobrang mahal ko kayo ng mga bata. Kahit minsan, pasaway ako. Nakatitig sa mga mata niya na sagot ni Melvin. Emosyonal na sumubsob si Melanie sa malapad ng dibdib ni Melvin at binigkas niya ang kanyang wedding vows. Melvin Carpio, gwapo kong asawa at pasaway na live-in partner. Ngayon, ikaw na ang aking mapagmahal at mabait na asawa. Gusto ko lang malaman mo na mahal na mahal kita araw-araw. Sana
Alagaan mong puso ko upang hindi na mapagod na pagsilbihan ka. Alam mo naman na palaban ako. Ayoko nang inaapi ako at nilalait. Pangako, Agong, hindi na kita sasaktan ulit. Nahihiyang sagot ni Melvin, nakataas pa ang kanan nitong kamay. Mabuti naman, Agom, at wag na wag mo nang sisirain ang pangako mo, ha? Kasi pag niloko mo ako ulit, iihawin kong ibon mo bago kita iwanan. Kaya naman stay loyal to me para manatiling malusog ang ibon mo. Nangangako ko ngayon sa Panginoon at mga tao na mamahalin kita. Pagsisilbihan at aalagaan araw-araw. Magiging responsable at huwarang ina sa ating mga anak. Ikaw lang din ang tanging lalaki na iibigin ko hanggang sa aking pagtanda. Ako, si Melanie Jimenez. Buong pusong tinatanggap ka, Melvin Carpio, na maging aking asawa. Bilang kapalit, mangyaring kunin at isuot mo ang singsing na ito bilang simbolo ng aking walang hanggang pagmamahal sa iyo. Sa sakit at kalusugan, sa yaman man o sa hirap at ginhawa, sa lungkot at kaligayahan hanggang kamatayan na maghiwalay sa atin. Mula sa puso na pangako niya at isinuot niya ang singsing sa daliri nito. Emosyonal na sumubsob si Melvin sa balikat niya. Umagos ang mainit nitong luha sa kayumanggi niya mga balat. Agom, sobrang swerte ko na ikaw ang asawa ko. Napakatanga ko noong mga panahon na niloloko at sinasaktan kita. Shhh! Tumigil ka na sa pag-iyak. Kalimutan na natin ang nakaraan. Ang kailangan natin gawin ngayon ang salubungin ng umaga na masaya at may positibong pag-iisip. Nanunubig ang mga mata na sagot niya habang hinahaplos niya ang buhok at likod ni Melvin. Napatayo sila ng tuwid nang magsalita si Mayor. Ngayon pong tapos na ninyong bigkasin ang inyong mga wedding vows. I now pronounce you husband and wife. Lahat po ng groom ay pwede ng halikan ng kanilang asawa. Malambing na hinawakan ni Melvin ang tigkabila niyang pisngi at dahang-dahang lumapat ang labi nito sa labi niya. Kusang pumikit ang talukap ng kanyang mga mata nang malasahan niya ang mainit at basa nitong mga labi. Nakakadarang at nakakakilig ang pinagsaluhan nilang halik dahil may sangkap na yun ng tunay at wagas na pag-ibig. Everyone, congratulations sa inyong lahat. Humayo kayo't magpakarami. Kinikilig na sabi ni Mayor at pumalakpak ito ng malakas. Agom, ngayong tapos na ang kasal natin, pumunta tayo sa hotel. Sundan na natin si Lance. Tutal naman, 3 years old na siya next week. Maharot na bulong ni Melvin sa kanan niyang tenga. Ano ka ba? Tumahimik ka nga. Napakaharot mo ikadami-daming tao. Pumili na tayo roon sa wedding giveaway ni Mayor. Tapos umuwi na tayo para makakain ng mga ninong at ninang. Sabi ko nga ipipila na tayo sa regalo ni Mayor. Muling nabuo at naging masaya ang kanilang pagsasama dahil mas pinili nilang ayusin ang kanilang relasyon kesa sirain. Nilunok nila ang kanilang pride at mas pinili nilang magpatawad. Pinayuhan at ginabayan din sila ng mga magulang upang hindi sila maligaw ng landas at para magkaroon ng magandang kinabukasan ng kanilang mga anak. Love, acceptance, forgiveness, and honesty. Ang mga batas na dapat pinatutupad sa loob ng bahay upang walang masirang relasyon. Always love your spouse and husband for a better life. Wakas.